i-format. Tanggalin muna natin ang patayin muna natin pala. Power up. Original Vivo Y11 na. Reformat natin kasi sabi ng customer mabagal na. So tanggalin muna natin lahat na naka-insert dito. Memory card at saka SIM card. Tapos hold mo lang yung power button at saka yung volume down nang magkasabay. Pag hindi, gumawa na yung volume up. Sirak na ata. So yan guys, di na siya gumagalaw. So hindi nga gumana. Volume up nga ata. Pwede natin. Power up natin. So itong volume up at saka yung power up, pagsabayin natin kasi ayaw ko nang iisa. Okay na. So namatay na siya. Namatay na kasi pinagsabay mo. Pagsabayin natin yung volume up at saka yung power button. Dapat sabay na sabay. 1, 2, 3, push. Iyon. Gumana siya. So makita natin dyan Vivo Passport. May recovery mode at saka may reboot. So tips, volume key to select itong pamili. Volume key. Tapos power key to confirm. So yung, ito yung pang select volume. Tapos yung power key pang select. The device will be reboot after 2 minutes of inactivity. So dun tayo sa recovery mode. Galing tayong reboot, press volume down. Tapos recovery mode, press power. So yan. Yan. So may makita kayong install software, check system, clear data, shutdown, restart. So tingnan natin yung clear data, clear all data. Ayan. So only phone system data will be cleared, music photos and other user data will not be deleted. Sinabi yung phone system, siguro yung mga nakalagay sa cellphone mo tulad ng mga messages siguro. Sige, password natin yan. Piniclear na niya ang data, mga text message siguro yan, tsaka yung mga missed call ba. Pag-clear siya kasi ayaw niya ng dub. Gusto niya firme. So yan o, makikita niyo. Wiping data formatting cookie data. Again, cookie catch. Catch. Basta kung anong basa doon. Tapos sabi data wipe completed. Complete lang pala. Pa-return na natin. Tapos yung arrow back. Check system. Checking natin system niya. Ito bali dalawang step kung paano natin mag
paano tayo mag hindi tayo dyan. So the pawn not routed, so restart natin. Tapos ang gagawin natin dun tayo sa pupunta tayo sa kanyang system. Isa yun sa pag-delete ng mga data mo sa cellphone. Isa yun sa paano mistake niya? Isa yun sa way ng pag-delete mo ng mga data ng cellphone. Tapos yung sunod nating pakita, doon naman tayo sa settings magpa-format. Hindi matagal lang ito guys, mga 3 araw pa ito guys. Yeah, kain muna kayo tapos tulog ng konti. Toothbrush na din kasi abot yung pato ng 3 araw. Hindi ako nagbiro talaga guys. So kaya natin to i-really format kasi nga mabagal na siya guys. Siguro pabos ng gasolina niya. At nangalay na rin yung aking camera girl. Ito 3 araw pang tatagal ito. Kaya mapapangawakan niya ng 3 araw. Ako nga mag-awak mo. Tawa ka ng tawa. Okay guys, nasira na ata ang cellphone ko. Wala na si Totoy Bibo guys. Okay, tumawa na lang, tumawa ang kasama ko dito guys. Pinagtawanan yung ginawa ko. E bali guys, may keypad pa naman ako dito. So just in case na mag 3 araw pa nga ang abutin nito, baka wala mo tayong messenger dyan. Baka magtyaga muna tayo sa the keypad natin dyan. May tiyag ba ang keypad natin? Guys, talaga hindi na siya naggalaw guys. So testingin natin yung power off guys. Hindi na talaga naggalaw guys. So balikan ko kayo later ha. So guys, update lang, ang pronounce pala dun ay kasi. Kasi naman din, nagkat sinabi sa akin. Napaya tuloy ako sa vlog ko. So guys, pagkatapos ng 3 araw na paghihintay, ito na ang lalabas niya, no? Vantage OS, welcome daw. So akin naman, kahit hindi ka magpasalamat, walang problema. So, set up na natin guys, oh. Set up your phone. Siyempre, kahit Pilipino tayo guys, pili natin ang English. Yan. So, kahit nasa Canada tayo guys, pili natin Philippines. Ayan, agreement and terms na guys. So,
bahala na siya, basta mag-agree ka, kasi pag nag-disagree ka, balik ka naman doon sa umpisa. So, kung makita nyo guys, kung magkakonect kayo dito sa aming network, makita nyo ang password, okay lang, libre. Woo! Ito ang password, oh. Tapos i-connect lang natin, oh. Ayan. So, nakakonect na tayo sa network. Connect natin, guys. Getting your phone ready. Get set, go! Tumakbo yung cellphone ko, guys. Boto na lang, bumalik. Matagal to guys ha, kasi yung unang paghihintay, tumagal ng 3 araw. Ito mga 2 araw pa to. Nakatulog lang ngayon, nag-video eh. Kinat ko na lang. Hindi ko pa pala naibalik yung SIM kung makita nyo yun. Nagka-request pa yung SIM card slot mo. So, andito pa yung SIM natin. Yung pa natin binabalik. Pero wala naman problema yan as long as nakakonect ka sa Wi-Fi. Yung copy apps and data, you can choose to transfer your apps, photos, contacts, Google account and more. Next na lang natin. Your data from sinelect ko yung backup cloud. Yan. Wala naman ang tinatin. Kapag nawala. Ayan. So magpupunta kayo ngayon sa Google. Ita-type nyo lang dito yung Google nyo. Basta. Tandaan nyo lang yung Google nyo guys. Kasi pag hindi nyo natandaan, gagawa kayo ng bago. Muscle naman. Ang gagawa ng bago. Sobra. Yan, magbilang natin yung Google natin. Tapos yung password natin, syempre. Hindi ko ipakita kayo, baka mahack nyo naman yung aking password. Ito ko muna sa electrician guys. Yun, nag-confirm na siya guys. May terms of service na naman at saka privacy. So, siyempre mag-agree ka na lang. Yan ang ating mga ano eh, yan tayo eh. Si Google parang babae, may mga rules. Pero dapat siya ang masunod. Rule number 1, kailangan pag nalaban mo na mali ang babae, huwag mong iisipin. Kasi ang rule number 2, bumili ka sa rule number 1. Huwag na natin yung restore guys. Para fresh from the start ba? So, ayan. Accept na natin guys.
tapos continue setup. Continue lang guys para matapos nyo na agad ang isa lang. Ayan, mga application, Google Assistant, tinorn on ko na, tapos yan yung mga trending na yan. Voice match, pwede kang mag-search ata dyan using your voice, i-anagar ko na din. Voice match is ready. Ay, pagka mga ganyang payment, skip mo na yan kasi baka mamaya magamit pa ng pamangkin mo o nung mga bata pag napakilaman ba yung inyong cellphone. Anything else, set up a few more things now or find them later in settings. So madali na naman yan, mag change ka ng font size at saka ng wallpaper, madali na yan, kayang-kaya mo na yan. Next lang natin yan. Password mo na tayo, okay, dalawa yung hawak kong cellphone. Yan. Yung ating dating password para hindi makalimutan. Yan. Biglang yan, papalang sagutin yung question. Primary or LMS. What is your friend? Best friend. Type ko na lang yung best friend ko na aking kinakapatid din. Ayan. Tapos sabay dun. Ayan, mga ano nyo na yan, mga tabong dun. Ito mga special ano nyo na yan. Import data use is users. Skip mo na yan. Skip mo na yan. Mga application na yan. Download ka. Ayan. So congratulations, your phone has been set up. Back to zero na yung cellphone mo. Iba-iba, mabilis-bilis siya ngayon. Kung dati, mabagal ngayon, mabilis na. So ito pa guys, yung isang pang paraan na nung pag-ready format, punta kayo ng settings, tapos punta kayo ng yun. Punta kayong system management, backup and reset. Ayan, erase all data. Pag nag-erase all data kayo, format phone storage. Ayan. Pwede nyo din gawin yan. Pareho lang yan. Pareho lang din. Guys. This will erase your phone. Your all data from your phone systems. Your account, system, update the settings, and everything. Ganun din nun guys. So, kung makita natin, you know, wala na akong messages dito. Bagong-bago na, tapos sa call logs. Balik na natin itong aking SIM card. Balik na natin yung SIM card natin at saka yung sira nating memory card. Tanggalin na natin kasi wala naman yun. Ito lang SIM card natin. Tignan na natin dyan. Para hindi na-ekis yung
signal. Yun. So, ganun guys. Ganun lang. Ganun lang kasimple. Pag nagsasawa na kayo, kasi panay ng updates, pwede nyo naman sa deformat. Para sa akin kasi, mas okay pa rin basic. Para, siyempre. Nabili mo nga siya dahil ganun na siya eh. Kumbaga sa pagmamahal, minahal mo na siya kasi ganun na siya. Huwag mo nang hangad din pa ang wala sa kanya. So, paalam guys, yun lang ang aking video tutorial sa hapon na ito. Alauna na ng hapon. Medyo mainit. So, maraming salamat guys. Goodbye and sana meron kayo na pulot dito sa aking munting tutorial. Salamat. Ingat.